magkano ang kinita ko sa pagbablog. Okay, so yan yung ating tatalakayin. So, alam nyo naman, ang pagbablog is nakita nyo yan sa napakadaming mga tao. Diba? Ang daming nagbablog right now. As in, literal, diba? May mga tao lang na nakikita sa kalye, naglalakad, tas yun, nagbablog na kaagad. May mga tao ka din naman sa kahit saang parte ng mundo, nagbablog. Kahit anong lahi yan, talagang nagbablog. So, ang tanong, may pera ba talaga sa pagbablog? Meron ba talaga? Okay, so dito sa episode na to, i-share ko sa inyo kung magkano yung kinita ko sa pagbablog for the past 2 years. Okay, so bakit ko sinabing 2 years? Because 2 years pa lang ako nagbablog. Honestly, 2 years pa lang. Nagsimula ako magbablog is February 2022. And hanggang ngayon, March 2024, so 2 years, so a little over 2 years pa lang ako nagbablog. So, may pera ba talaga? Tipo, may pera ba talaga? Kasi nakakaano, di ba? Kasi ang daming mga nagsasabi din na, sus, wala namang pera sa pagbablog. Tapos meron din naman makakakita ka ng mga nagbabloggers. Tapos makikita mo, bumili daw sila ng ganito, may mga ganito sila, etc. Sa lahat sa pagbablog. Di ba? And is it really sustainable? Di ba? So, yun yung anoy natin. Sustainable ba talagang pagbablog? Lalo na kung ikaw ay nasa ibang bansa. Katulad ko, nandito ako sa Canada. Okay, so anihin natin yan. Ang pagbablog kasi is, it depends on what do you want to get out of it. Yun yung ano ng pagbablog talaga. What do you really want to get out of it? Kasi may mga tao na nagbablog dahil gusto lang nilang magkaroon pastime. Diba? May mga tao naman na nagbablog, it's a form of therapy para sa kanila. May mga tao naman nagbablog purely for monetary reasons. Dahil wala silang ibang gustong gawin kung hindi magka-pera. Yun lang yung ano talaga doon. So, ano ka doon? Ano ka doon? Diba? Ano ka doon sa mga yon? So, ang anihin mo kasi dyan is, katulad ko, ako kasi, it's more of a therapy reason kung bakit ako nag-first na nag-vlog noon. It's, alam nyo naman dito sa Canada, purely work talaga noon. As in, literal na, ang hassle kasi dito sa Canada is talagang work kay. Lalong-lalo na yung kamakatulad ko na walang kamag-anak dito, malayong-malayo yung kamag-anak ko. So, it's either I do something or wala akong pupulutin ako sa kalye. Yun yung gusto ko sabihin. Kundi pupulutin ako sa kalye. So, mahirap din naman yun. Di ba? So, what happens is, talagang pure work ka, very little yung interaction mo sa mga tao. So, anong nangyayari? Nag-vlog ako just to, alam mo yun, magkaroon ng kausap. So, on my 1 year ng pagbablog, purely wala akong pera nun. As in, literal, no money. So, pero, dahil nun, it's form of a therapy. So, in over 1 year, nagkaroon ako ng what? Hundreds of thousands of followers in 1 year na pagbablog. Parang sa Facebook ko yata noon, dalawa kasi yung page ko sa Facebook, yung main profile ko. In 1 year, nagkaroon ako ng 40,000 followers. In another 1 year ulit, nagkaroon ako ng 140,000 followers kung di ako nagkakamali. Tapos sa TikTok ko, in 1 year, nagkaroon ako ng 160,000, 150,000 followers. Parang ganun ha. Hindi ako nagkakamali, ganun yung ano ko doon. So, yun yung ano ko, naging focus ko as a therapy siya sa akin. And sinuwerte ako dahil netong March last year of 2023, mga March or April 2023, na-monetize ako. Doon ako na-monetize. And thankful ako kasi nagulat ako sa income. I thought na ang pagbablog is parang ang liit-liit lang ng income. Kasi nung umpisa, parang $1 a day, $2 a day, $3 a day, $4, $5 a day. I thought that's it. Diba? But no, pera is pera. Diba? Pera is pera. So, then, the more na nagkaroon ka ng engagement, the more na nagkaroon ka ng mga followers, the more na sinishare yung mga videos mo, and may mga iba't ibang techniques kung paano kumita sa pagbablog. And ano mo, tuturuan ko kayo ng mga techniques in the future. Iisa-isahin natin yan kung mga techniques para kumita ng vlogs. So, to make the long story short, in the year 2023, ang kinita ko sa pagbablog ay a little over $16,000 or nasa
650,000 pesos ang kinita ko last year sa pagvavlog alone. So, what do I mean by pagvavlog? So, there are different income streams. Of course, reels on ads, ads on reels, in-stream ads, sponsorship. So, sa tatlo na yon, yun lang yun ha, yung tatlo na yon, sponsorship, in-stream ads, at saka ads on reels, ang kinita ko doon ay $16,000. Good, di ba? Good siya. Actually, $16,000, saan mo pupulutin yun? Di ba? So, it's a really, really good income talaga. As in. So, imagine kung ako, kumita ako ng ganun, ano pa yung mga ibang mga tao na kumita ay or may mga followers na million-million. Di ba? So, again, that's just unang-una, in-stream ads kasi at saka ads on reels yung primary eh. Yung parang dun ka magsisimula. And then, as time goes by, ayun na, ituturo ko nga sa inyo, sponsorship, pagbebenta ka ng product, live selling, all of those different things ay pwede mo ring pagkakitaan, and those, all of those things will come from your vlogging. Diba? Yun yung magiging ano mo doon. So, lahat yun ay ituturo natin in the coming episodes. Nakakatuwa, excited ako dahil alam nyo naman, before this, nakafocus lang talaga kasi ako sa Buhay Canada. And right now, we are going to slowly change it para sa new episodes or new topics ng ating vlog. So, right now, I'm giving back. No bayad, walang bayad-bayad. So, I'm just giving you guys free courses kung paano ba talaga kumita sa pagbablog. Okay, nakaka-excite. Nakaka-excite, and itutuloy natin yan. Papakita natin yan wherever you are, ano ba yung mga techniques na ito. Okay, so ikaw, mag-ready ka na talaga at gagawin natin to. Okay, so, alam mo, in the 2 years, you should always just be consistent. Very, very, very consistent. Yun talaga yung ano doon. Kasi kung hindi ka consistent sa pagbablog, maano mo yan eh. Alam mo yun yung algorithm, ipupush ka, then bigla kang mamamatay. Ibig ko sabihin, bigla kang magiging silent, so magsa-stagnant na naman siya. Pagkatapos nun, bababa na naman yung algorithm mo, magpo-post ka, magpapansin mo, bakit parang hindi na naman maganda, ganito, ganyan. It's always supposed to be consistent ka eh. Hindi ibig sabihin na everyday or 6 times a day. Though I was doing that, before I was doing that, 6 times a day. And I'm going to be honest with you, effective din siya. But the important thing is, may consistency ka when it comes to your followers. Di ba? So that's just a little topic na ano hindi natin in the future. Susunod yung mga topic natin in the future tungkol sa ito. Ano ba to? 'Di ba? Kailangan mo bang mag-invest? Katulad nitong mic na to, 'tong nakikita niyo na to, kailangan mo bang bumili talaga niyan? Kailangan mo ba man ng mga mamahalin na mga gamit? Kailangan mo bang mga subscription ganito ganyan just for vlogging? 'Yun din yung mga topic na tatalakayin natin. And at the same time, ano ba yung mga techniques? Ano ba yung mga techniques para makakuha ng followers, at importante ba talaga ang followers when it comes to income? Kasi yun yung ano nila, ang target kasi ng iba is supposed to be madaming followers. Pero, is it really that important ang followers? Or, engagement or views? Di ba? Oh, di ba? Gandang ano yan. Kasi yan yung mga madalas na mga questions na naririnig ko, na inaano sa akin. And I do try to answer all of them. Di ba? Pero of course, anuhin natin, para iisahang video na lang, yun na yun. Pero imagine that, di ba? If you have a very good or stable income, like 16,000, kinita ko 16,000, that's good. Di ba? That's good. Enough. Lalo-lalo na dito ka sa Canada, dito kami sa Metro Vancouver. So, yung 16,000 na yun, ang laking-laking tulong talaga nun. Kaya lang, lumaki yung income, of course, nagbayan tuloy kami sa tax, di ba? Nakakatawa lang din dahil if you have this kind of income, hindi ka na nag-work ng double job. Diba? Hindi mo na kailangan mag-double job. Tinatrato mo na tong as double job. And at the same time, you are enjoying. You're learning new skills. You're learning about editing. You're learning about this. You're learning about that. So, it's really, really good talaga sa pagpa-vlog. So, that's why I really encourage you na mag-vlog ka.
Tuloy mo ng pagbablog mo. Kasi wala namang mawawala sa'yo eh. Wala namang mawawala sa'yo. Diretso mo na yung pagbablog na yan. Diretso mo na yan. Whatever the case is, it's a win-win situation. But then again, depending on your, ano ba talaga reason mo kung bakit ka nagbablog? Di ba? Kasi baka mamaya, gusto mo lang, ang first na iniisip mo is kita, pera, then you might do things na alam mo yun, may pwede mong ikasama financially, emotionally, mentally dahil you are really expecting about the money itself. But no, there are some techniques, there are some, but again, ay nako, kailangan mo din, ang akala ko kasi dati it's just, alam mo yun, kailangan mo pag-aralan din talaga eh. Kailangan mo pag-aralan and at the same time yung reason eh. Kasi there are sometimes last year na ang nagiging reason ko na is puro pera, yung lumalabas na videos ko is hindi na maganda. Kasi I'm squeezing out money. So, nangyayari, hindi na ako nag-e-enjoy, ginagawa ko na lang yung mga videos dahil sa pera. So, nangyayari, hindi na siya okay. Diba? So, yung mga tao, even though monetize ako, hindi na pinapanood yung mga videos ko. So, nangyayari, wala nang nanonood ng mga videos ko. So, kailangan mong gawin is manood ka pa rin and at the same time, manood ka pa rin. Ay, ibig sabihin, kailangan mong gawin is you need to have enough reason na mag-e-enjoy ka to make quality videos. Because if you're not going to make quality videos, wala na, yun na yung mangyayari sa'yo. It will go down and yun na. Katulad yan ngayon, ang engagement ko right now is not really good. Hindi good ang engagement ko dahil meron akong algorithm na bumagsak, meron akong rules sa Facebook na ginawa. Kaya ang nangyari dun sa Facebook ko, bumaba talaga siya. So, ang nangyari dun, wala na, di ba? So, and at the same time, hindi paulit-ulit na yung content ko for the past 2 years. Yung followers ko is nagsawa na dun sa content ko. So, medyo bumaba na rin talaga yung viewership ko. Last year, like for the past 2 years ago, almost 2 years ago, probably 1 million views is very, very easy to me. And then, habang tumatagal, yung 1 million views is ang hirap na. Kasi nga, it's always the same topic. It's always the same topic. That's why, hindi na siya anuhin, di ba? So, mangyari, wala na, di ba? So, again, reason for the video. Ano ba talaga ang reason mo kung bakit ka nagbibideo? Make sure you are making fun. Make sure na nag-enjoy ka doon. And at the same time, you will be rewarded dun din sa pera. Okay? O sige, tatalakayin natin yan on the next episodes tungkol sa pagbablog at income. Okay, o sige na. At igat.